Hello po, isang mapagpalang araw po sa inyo mga kasanggang dikit. Ito pong muli ang inyong kuya kulit na magbabahagi po muli sa inyo ng panibagong kaalaman patungkol po sa paggawa ng kalan na dikahoy. Gamit po itong sirang gas tube. Bali, nilagyan na po natin siya ng steel matting at saka kawad para magsilbi pong pampatibay at para hindi po agad mag-crack ang ating semento. Saka kinat po natin to ng grinder, pati po ito. Saka lalagyan po natin siya nitong mga bakal na to pagka lalagyan na po natin siya ng semento. Saka ito po yung tinimpla natin semento. Bali, ang pagkakatimpla po natin ito ay kumbaga 3 kilong buhangin, 1 kilong semento para po medyo matapang-tapang at matibay po yung magiging resulta ng gagawin nating kalang dikahoy. Tapos ito pong pinakang gagawin natin patungan ay gawa po sa mga scrap na kahoy na ibinigay lang po sa akin ng biyanan po ng kapatid ko. Yan po mga kasanggang dikit, simulan na po natin. Bali, kaya ko po naisipang gumawa nito kasi napakamahal na po ng LPG. Dito po sa amin ay medyo may nakukunan po ng mga kahoy-kahoy, kaya gagawa po tayo nito para makatipid po tayo ng konti. Mga kasanggang dikit, simulan na po natin ang paggawa nito. Thank you.
Yan po mga kasanggan dikit, hintayin lang po natin siyang tumigas. Yan po mga kasanggan dikit, matigas na po siya. Tanggalin na po natin itong timba. Pati po itong kahoy. Yan po, simentohan na po natin yung mismong pagpapatungan niya. Yan po mga kasanggan dikit, sinimentohan ko na po yung mismong pagpapatungan niya. Hintayin lang po natin siyang matuyo, bali ang kapal po niya is 1 inch. Yan po mga kasanggan dikit, matigas na po siya at ginuhitan ko na rin po siya. Tapos lalagyan po natin dito siya ng simento. Hanggang dito po. Yan po mga kasanggan dikit, sementohan na po natin siya. Yan po, patigasin lang po natin to at ipatong na po natin yung ginawa po nating kalan. Yan po mga kasanggan dikit, na ipatong ko na po siya. Pero bago po siya pinatong, tinanggal ko po muna yung kahoy. Tapos nilagyan ko po uli siya ng simento para magdikit po sila. Yan po mga kasanggan dikit, okay na po siya. Bali yung pong gilid niya, inanay finish ko po. Ayan po. Yan po, ilagay po natin itong mga to. Yan po mga kasanggan dikit, testingin po natin kung maganda po siyang paglutuan. We'll be right back.
po mga kasanggang dikit, sindihan na po natin. Yan po mga kasanggang dikit, salangan po natin siya ng tubig. Tingnan po natin kung madali po siyang kumulo. Ayan po, ang lakas po ng apoy niya, oh. Thank you.
umapoy o sobrang lakas po. Mga kasanggan dikit, ang ganda pong paglutuan, talagang yung apoy po ay doon lang po lumalabas sa mismong pitan ng kettle. Yan po mga kasanggan dikit, ito kumukulo na po. Bali inurasan ko po siya. Biruin niyo po, sa loob lang ng 6 na minuto nakapagpakulo po agad tayo ng tubig. Sobrang ganda pong gamitin, no? Yan po mga kasanggan dikit, sana po ay may napulot po uli kayong kaalaman sa video na to. At dun po sa mga bago po nating taga-subaybay, pa-subscribe na lang po, pa-like and share. Papindot na rin po ng notification bell para lagi po kayong updated sa mga i-upload ko pa pong mga tutorial video. Mga kasanggan dikit, isang mapagpalang araw po muli sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat.